Now, to share with us again, our second pair. May I call on stage Nina and Joey Bacani. All the way. Hello. Good afternoon po. Parang lugi tayo dun, ang iksi ng palakpak sa atin. Ah. Good afternoon po ulit. Medyo kinakabahan kami ngayon. Sorry. Pero... mga professional speaker kasi kami. Pangalawa pa lang namin na ano to. Second time pa lang po. Ayun. So, my name is Ninia and my husband Joey po. Paano ko ba sisimulan? We've been platinum members since April 2014 lang. So, share lang po namin yung journey namin tapos kung paano yung platinum itong group na to naka-help sa amin. A little background lang. Ako diba? Again, kabado talaga yun. No? Ayun. Kami, hindi naman kami nanggaling sa mayaman na pamilya talaga. Yun, medyo mahirap lang yung parents namin, ganyan. Tapos, isa pang ano, is ako, hindi ako nakagraduate ng college. Yun. Actually, ilang nag-college ako sa Mapua, tapos ayun, ang galing-galing ko, kick out ako nung ano, first sem. Pero, ayun, nagtrabaho ako sa mga iba-ibang fast foods, tapos doon, nakilala ko si Ninia sa trabaho namin sa Shakey's. So, ako naman po, I'm the only child sa family, and then, siyempre, pag only child ka, mas mataas pala yung expectation sa'yo ng family mo. Though, consistent honor student naman ako since elementary. Kaso, parang noong nag-college na, parang hindi ko alam kung ang gusto ko, magkaiba kasi na kami ng gusto ng family ko. So, ang gusto ng parents ko sa akin is maging doktor. Siyempre, lahat naman, di ba? Pag only child ka, ganyan, gusto, mataas, doktor, agad, ganyan. Ako, parang passion ko lang is mag-experiment ng food. Kaya kanina nakarelate ako kay chef. Yun. Nag-experiment lang ako. Gusto ko mag-take ng HRM. Pero sabi ng father ko, anong gagawin mo sa HRM? Mag-ano-ano ka lang dyan. Parang mag-aayos ka lang ng mga beddings dyan, ganyan-ganyan. So, ayun. Dahil nga father ko sila, parents, sinunod ko sila. Pero I took a medical technology course. Kaso parang wala talaga dun yung heart ko. Parang ganito, nagla-laboratory na pero takot ako sa dugo. So yun, hindi ko siya natapos. And then yun, nag-work sa mga fast food chains, sa mga ano, parang dun na-build pala yung sales pero hindi ko pa alam. So yun, dun kami nag-meet. And then... Tapos, nung naging mag-jowa na tuloy. Nung naging mag-girlfriend din ano kami, nag-aaral kasi siya noon eh. Oo, na-convince niya ako na mag-aral ulit. So, bumalik ako ng studies. Nag-take ako ng mechanical engineering ulit. Kaso, ayun, nagpabuntis siya eh. Kaya, sorry. Kaya nahinto na naman ako. So yun. Meron, may blessing agad, unexpected, pero sobrang sobrang tough nung pinagdaanan talaga namin. Kaya ang ginawa namin para ma-prove lang na kahit na ganito yung nangyari sa amin, kaya pa rin naming stand yung family namin. So, nag-business kami. First yung parang nag-download. MP3 downloads, yung mga hard disk, nilalagyan ng mga 15,000, 20,000 songs, ganyan. We sell it online. Nag-supplier tayo sa mga pirata. Yes! And then, nung dati hindi pa ganun kahigpit eh. Kaya lang, nung piracy,
Nahinto kami. So, yun. Pero yun, nakakaabot sa mga provinces yung mga hard disk namin. So, doon kami nakaipon ng pambinyag ng anak ko, pang support sa ganyan. So, yun. And then, nung may MP3 downloads na, sinamahan namin ng computer shop naman. Nag-start kami into 1, 2, tapos hanggang naging 5 computer siya. So, ayun naman yung naging... Okay naman. Nung siya. Nung maganda yung takbo ng computer shop, nagdagdag kami ng printing, digital printing business. Lumabas naman kami. Kunyari, ito yung sa bahay namin. Then, lumabas kami sa barangay naman. So, parang kanto na siya. Printing business. Meron naman kami noon, yung mga t-shirt printings. Meron naman kami noon naging client na school. Malaking school. So, biglang yabang kami. Kasi, meron kaming nakuhang malaking school. So, malaki yung orders namin. So, malaki yung perang dumating sa amin. Ayun. Tos, ayun, since dalawa na yung business, hindi na kami magkanda o gaga. Ayun. Parehas nag-fail yung dalawa. Kasi hindi na asikaso yung isa. Yung isa rin hindi na asikaso. So, parehas na wala. Hanggang sa nag-decide kami na, nag-decide akong bumalik sa parang employee. Nag-work muna ako sa printing, ganyan. Sales din. Sabi ko, bakit ganito? Puro sales na lang ang position ko. Pinalitan lang ng pangalan, account executive. Parang executive lang, pero sales pa rin siya. So, ayun. And then, napunta naman ako sa may magandang offer, napunta ako sa San Miguel, parang real estate business naman, sales pa rin pala. Yun, kala ko juniors, sabi niya, junior sales manager ka doon. Akala ko anong gagawin ko. Magbebenta pa rin pala ako. Pero okay naman siya. Nakabenta naman kami. Pero merong dumating na naman na opportunity, networking naman siya. So yung kinita namin sa real estate, pinantayo naman namin ng office sa networking namin. Ayun. Months pa lang siya nagsara yung networking company. Scam pala. Ang galing, di ba? So nung time na 'yon talaga, as in hindi namin alam kung ano yung magiging mararamdaman namin from dun sa mga failures. Sabi nga nung father ko, puro kayo umpisa, ayan kasi kayo, sabing ganon. So, sa amin naman, hindi kami nakinig, ganyan. Tapos, naiwan sa amin, dun sa mga failures yung nabaong kami sa utang. Tapos, minsan, nag-skip na kami ng meals, tumitingin na lang kami sa, nakahiga kami, nag-usap kami, hindi ko makalimutan. Sabi namin, bakit ganito? Kasi nag-usap na lang kami nakahiga, nakatingin sa ceiling. Ano ba yung nangyayari sa atin? Parang ganun. And then, yung anak namin, 3 years old, buti malapit yung bahay nung in-laws ko. Sabi namin, nak, kuha ka dun muna ng pandesal mo or punta ka dun. Hingi ka ng pambili ng gatas mo. Parang ganun. So, awang-awa kami sa sarili namin noon. Pero siya, hindi siya sumuko eh. Actually, muntik na. Pedro, pag padre de familia ka pala, wala eh, kailangan bumangon ng, di ba, kahit pa unti-unti, ganun. Tapos, ayun, naisip namin umattend ng seminar. May seminar nun na worth 500 pesos lang. Actually, yung 500, medyo mabigat pa sa amin nun. Sobra. Pero inattendan namin yung seminar na yun. Ayun. Sabi dun sa seminar na yun, sabi niya, tinuruan niya kami gumawa ng dream board. Sabi niya ganun, lahat ng mga gusto niyo mangyari, sabi niya ganun, ilagay niyo dyan yung mga pictures yan, ilagay niyo dyan, tapos namnamin niyo, sabi niya ganun sa amin. Tapos kami naman, natatawa kami, tapos parang hindi namin siya hindi namin siya siniseryoso kasi sabi namin, wala nga tayong pang-attend sa mga seminars, tapos maggagawa pa tayo ng ganito. So, pero kami, sabi nga namin, sige, try natin, picture lang naman eh. So, nagdikit kami ng mga pictures, yan yung mga gusto namin. Tapos, ayun, later on, parang si God, ginaguide pa rin kami talaga. Siya yung unang nakaalam nun eh. Nilid siya sa, nanonood siya ng TV, and then kerigma.
yung Kirigma TV. So, sabi niya, parang maganda to. Sabi niya, ganun. Try nga nating umattend. First two, hindi tayo naka-attend, no? Kasi parang merong, parang may nangyari. Nagkasakit, ganyan, ganyan. And then yun, nung trinay namin umattend last 2012, nag-start noon, I got pregnant with my second child eh. Hindi na kami, nung umattend kami noon hanggang ngayon, umattend pa rin kami, walang skip, walang absent. So yun, so yung learnings, yun, madami. Yan. Yung isang sinabi ni Brother Bo na, your dreams must be big enough that God has to come into the picture. Yan. So, sabi namin, siguro totoo nga pala. So, yun, lagi namin pinagpipray yung ano namin. And then, yan. yan pa kami before. Meron, nag-guest si Dean Pak sa Feast. And then, meron siyang pre-promote na book, yung How to Turn Your Passion into Profit. Tapos, nagpa-picture kami. Naalala ko, tinanong sa amin ni Dean Pak, anong business nyo? Tapos, sabi naman namin, karinderya po. Kasi nung time na yon, since wala nga, ang ginawa ko, kapapanganak ko pa lang, nagluto-luto ako. Kasi yun nga yung passion ko eh, pagluluto. So, nagluto-luto ako just to survive yung meals namin, makalibre, ganyan. Tapos, pamasahe sa feast, ganun. Tapos yun, nung nabasa namin yung book, nag-work siya sa father niya ulit. As ano, para meron pang sustain. Nag-try kami niyang... Ayun, sumali sa Truly Rich Club. Gold pa lang kami noon. Tapos actually yung 500 na monthly, medyo mabigat pa nga yun eh. Minsan nawawala yung subscription ko. Sabi ko, ay, yung charge sa debit card. Wala kasing pondo. hindi, tapos nawawala yung subscription. Tapos magsasubscribe ako ulit. Ayun, ang kulit ko lang. Ayun, so sabi nga dun sa book, parang... itry mo lang, di ba? So, meron kaming isang opportunity. Sabi namin, mag-import kaya tayo ng ganito. Kasi nung time na yon, konti pa lang yung demand, yung supply niya. Wala pa dito sa Philippines. Para siyang health analyzer. And then, ang daming demands. So, sabi namin, try kaya natin. Kaso medyo mahal. Dahil nga wala pa kami noon. Ilang months na inipon niya yung sahod niya para makabili kami ng isa. Mm-hmm. And noon, bumalik ako sa trabaho, nag-ipon kami. Dapat pang-invest ko sa stock market yun eh. Pero sabi namin, sige, wag muna, i-try muna natin to. Yun, mga 6 months kong inipon sa sahod ko yun, makapag-import kami ng isang pirasong machine. Tapos, ayun, nabenta naman namin. Mga one month bago mabenta. So, tapos, ganun yung ginawa naming process. Parang, bibili kami ng ganito, idodoble muna namin. Hanggang yon sa lumaki siya ng lumaki. In short, parang benta-benta lang kami. So, dun kami nakaipon. Pero noon, alam na namin yung guidelines namin about sa money. Sa spending, sa savings, ganyan. So, kahit pa paano, nakakapag meron na kaming mga percentage na nakaalat. So, dun sa kami... Sa garapon. And then, ayan. Yan, yung nag-Wealth Summit noong 2014, hindi ako naka-attend kasi nga, since tight pa yung budget namin. Ako lang yung umattend. Matagal ko rin pa nag-ipunan yung, ano yan, yung pang-attend dyan. Pero hindi naman ako nagsisi kasi ang dami ko namang natutunan doon. So, ano pa? Ayan, so... Yun, from gold, nag-diamond siya para maka-attend nung kasi last day. Yung third day, libre kapag nag-upgrade ka sa diamond. So, yun, ginarab namin yung opportunity na mag-upgrade ako sa diamond para may libre yung third day. Kasi medyo ano din yun eh. Yan. That's okay naman. Tapos after nun, nung World Summit, nagkaroon ng parang gold mastermind gold naman. Mastermind. First gold mastermind. In-invite niya ako, sabi niya, tara, sama ka doon kasi baka magkaroon ng ano... learning, sabi niyang ganun. So, yun. And then, merong dalawang tao dyan na nag-talk nun. So, couple din sila. Yan, si Sis Leia tsaka si Brother Peter. Yan. So, dun kami parang na-inspire din kami dun sa story nila. Tapos sabi na, sige nga, try nga din namin. So, nag-platinum kami. Yan. Nung nag-platinum kami,
Yeah, nakilala na namin yung mga mentors talaga. Na dating parang hindi namin inaasahan na makakasama pala namin sila. So, ayan. Tapos, doon na nagsimula, nagbago na yung buhay namin. Nagkaroon kami ng mga friends. Yan, mga kahit hindi kami masyadong umiikot, pero yung mga stories na naririnig namin, ina-apply namin, and then nagkakaroon pala ng difference. Hindi talaga namin in-expect, pero nagkakaroon ng difference sa amin. Tsaka ang ano namin dyan is attend lang ng attend. Evening with daddy. Attend lang ng attend. Oo, attend ng attend. So, kahit ang kausap lang namin lagi si Brother Peter tsaka si Sis Leia. Attend lang ng attend. Sayon. So, yun na, nagbago na yung buhay namin. Simula nun, yung, kung nakikita nyo dyan, yan yung nilagay namin sa dream board. Yan yung actual picture sa dream board namin, yung red car. Yan. So, meron pang nakalagay, I'm lovingly driving yan, this car. So, last year na nag-grant na namin siya, hindi nga lang yung actual, talaga, yung same brand. Hindi nga lang Chevy. Pero sabi nga, parang may purpose talaga si God sa amin kasi yun lang yung kailangan namin eh. Pinag-pray pa talaga namin siya. Kailangan pang magkaroon ng mga signs na ma-hold up kami para lang talaga na, sige, kumuha na kayo ng kotse kasi kailangan nyo yan. Yun pala, mamamaximize pala namin siya ngayon sa business. And then, yan yung condo. Yan, no, sa amin sa Las Piñas, dati tinatayo pa lang yan. Tapos dumaan kami doon, nag-inquire lang kami, trip lang. Tapos binigyan kami ng flyers. Yun yung dinikit namin sa dream board. Tapos yung isang flyer na dinikit natin sa pader ng kwarto. Tapos lagi naming sinasabi before, makakapasok kaya tayo dyan? Makakaya kaya natin yan? Parang ganun. Tapos, ayun. So yun, last bait year ni Lord, dyan na kami nakatira. Dyan na kami nakatira hanggang ngayon. Hey. Tapos isang gusto namin, yan, yung magkaroon ng sariling foundation. Pero syempre, masyado pang malaki. Kaya ang ginagawa namin, yan, nagkakaroon kami ng mga nagbi-visit kami sa mga charities. Yan. Yung isa sa Tagaytay, isang ampunan doon. Tapos yung isang picture kasama yung mga power couples namin, kasama sila Brother Bench at si Sis Peli. Ayan, namigay kami ng mga tsinelas sa Camarilla. Para kaming si Corina. sa Quezon City. Tapos yan naman yung CFA naman sa part naman nung sa anak namin. Nung nakaraan lang to sa He Cares sa Rizal. Sa Rizal. So, tapos sa Anna William nagpunta kami. So yun, unti-unti, nagkakaroon pala ng katuparan yung nilalagay namin doon. So sabi namin, parang ganun. Pero meron na lang, 80% na yun eh. 80% na ng dream board namin yung natupad na. 20% na lang yung... May 20% na hindi matupad-tupad eh. Ewan ko ba kung bakit ayaw pa ibigay ni Lord. Tanong niyo sa akin kung ano. Eto. Rock and roll to the world. kahit tanong ko. Ewan ko, ang hirap pang ano niyan to pa rin. Pero siguro, pag akyat ulit namin dito, medyo balik. Close na. So ayun, so we thank God talaga. Sabi nga ni Dean Pax, it's not what you sell. Tungkol sa mga natutunan naman namin dito sa TRC Platinum. Yan yung unang-una, it's not what you sell, it's what people buy. Kasi yung product namin, medyo mali yung market, pero sobrang okay naman siya. Since kami lang yung parang kami yung number one supplier dito sa Philippines. May mga kalaban, pero maliliit lang. Kami yung kumakarir ng product namin. Kaya, ayun. Tapos, yan. Yung isang natutunan din namin dun sa Evening with the Dean na yung guest si Mr. Paolo Tibig, yan. Find your differentiator. Nung trinay namin siya, so before kasi di ba benta-benta lang kami. Ngayon, nagkaroon kami ng, yan, sumali kami sa expo. Tapos, nag-try din kami ng mga trainings. Tsaka meron... Nag-train na tayo ngayon sa mga clients natin. Sa mga clients namin. Kasi para hindi ma-misuse or katulad namin na hindi ganun talaga expertise yung product, baka minsan
ma-misuse nila yung gamit ng machine. So ang ginawa namin is nag-provide kami ng analysis handbook at saka yung ayan yung trainings for free yun. So ayan. And then meron na rin kaming baby business naman namin to. Ito lang months pa lang siya. Fabrication naman with partners naman namin. Kasama namin yung mga partners namin dito, yung dalawa. Tayo naman kayo. So yun. Ayan. Sobrang galing din namin yan. Yung pangalawang project namin, ano lang, sakto lang. Cebu. Walang profit. Yun yung una namin is Batangas. Tapos yung pangalawa sa Cebu. Since talaga baby business, hindi pa talaga namin, wala pa talaga kami masyadong alam sa ano, kay, sa kung paano yung gagawin. So, medyo even lang siya. Break even lang. Ang kagandahan naman is yung relationship namin sa clients namin. Nung nagpunta ako ng Cebu, kwento ko lang po, yung mga online clients ko dun sa machine, nagsabi ako, ay pupunta po ako dyan, pwede tayong mag-meet, ganyan. So sila, ano pa lang, ma'am, asan ka? Tapos dinala na ako sa, dito masarap kumain dito, hindi talaga ako papayag na hindi ka makapunta dito sa lugar na to. So ganun sila ka-warm sa akin. Kaya parang sabi ko nga, sinasabi rin nila na yung relationship mo with clients, sabi, kailangan talaga i-treasure mo yon. Kasi kahit sabihin mo hindi kayo nagkikita, pero pag nafe-feel nila na andyan ka para sa kanila, magstay sila sa'yo. So sa ngayon, yung business namin, yung business ko is may mga companies na kaming sinusuplayan. Yung dating isa, ngayon, almost magte-10 companies na sinusuplayan namin sila. Plus yung mga tao-tao lang na binibentahan namin. So, yun siya. And then, meron pa yan eh. Yan. Yun nga, pinaka-pay it forward namin is we teach our friends, relatives, na mag-stock market din. So, yung mga natututunan namin dito, sinishare din namin. Siyempre, sa kanila. Ayaw namin na kami lang yung magkaroon ng investment. Gusto namin lahat sila. Kaya kung ano yung nalalaman namin, tinuturo din namin. Share din namin sa kanila. Yan, yun yung quick start namin. So, yes, ito. Yan yung first time namin mag-talk. Yan. Sa quick start implementation ng TRC. So, ito yung second time. So yun yung ano na nakaka parang we feel blessed kasi lahat pala ng nangyayari sa amin is may purpose, planted talaga ni God. Tapos kahapon ko lang nalaman kasi galing ako sa UB, meron polycystic din pala ako. So ayun, sabi sa akin ng UB, buti nagkaanak ka pa, sabi sa akin ganun, kasi mostly na mga polycystic mahirap magkaanak. So kami, feel blessed ako kasi dalawa na yung child ko. Di ba? So sabi ko, Doc, magkakaanak pa ba ulit ako? Sana, kasi wala pa akong lalaki. So yun. So yun lang po. And then yung takeaways namin para dun sa mga new or mga guest po is, ano lang, dare to dream. So hindi pala imposible, mangarap ka lang. And then, yung pangalawa is be open to opportunities. Kasi kung mangangarap ka lang, tapos hindi mo naman iti-take yung mga opportunities, wala din. Diba? And then, pangatlo, yan, pay it forward. Kasi, yun, na-realize nga namin, before walang-wala talaga kami, pero si God, nilift niya kami, tapos pinunta niya kami sa ganitong posisyon. And then ngayon, kami naman, kailangan din namin i-share sa iba. So, yun yung ginagawa po namin. Thank you. Thank you po. Pax, ginawa mo ako talagang MC ngayon. Okay, so maganda yung sharing nila. Once again, round of applause, please. You know, one thing I learned from their sharing, and sabi nga, it takes the same effort to dream a small dream than to dream a big dream, di ba? So might as well dream big. Kung mananaginip na tayo, lakihan na natin yung panaginip natin. Kasi pareho namang effort ang binibigay natin sa panaginip. So might as well dream big. At saka maganda yung sharing nila na maraming failures in life. But one thing for sure, they never gave up. So never, ever, 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 to the nth degree, give up.